Akala ko po kasi kanila, ako lang ang susulat, hindi ako ang report. Ang aming pong napag-usapan kanina ay tungkol nga po sa gaze of the Lord. Yung pong pagtingin sa atin ng Diyos na tayo ay mga dukha. Dukha sa pananampalataya, dukha sa ating material na bagay. Gusto sabihin po, tayo ay mahirap sa harapan niya. Tayo ay humihingi lagi. Ngayon po dito sa ating napag-usapan, ang kailangan po ay pagplano. Karamihan naman po sa atin, maraming plano. Kaya lang implementation, yun po napakahirap sa atin, lalo na pag ang para-parabo natin ay hindi natin kadikip. Napakahirap po gumawa ng isang pagkilos na wala pong approval ng ating para-parabo. Sa amin po dito sa Mother of Good Council, napakapalad po namin na ang aming koroparoko ay mabait, kadikit po namin. Ang isa pong binibigay niya sa amin, sa mga katikista, ay tuwing first time, first Friday po, siya po ang nagbibigay sa amin ng mass. Na na-observe po ng mga bata, kahit hindi po sila katoliko. A-admitin po natin na ang mga bata ay hindi lahat Romano-Katoliko. Mayroon po dyan Iglesia ni Cristo, mayroon po dyan Methodist, lahat-lahat na. Ngayon nga po, ang pagbabago po ay meron na pong approval na DepEd na pumasok na po ang ibang sekta. Kaya po kami na mong problema. Ang pinakapalad po namin, nang pumasok sila, ay meron po kami na mong visa. Kaya para pang strong points namin yun, na naobserbahan nila na meron kami Holy Eucharist. Ang pangalawang gusto namin pagkilos ay sana po yung Sunday School ay maipanaganap. Kasi po ang mga bata tuwing Sunday, eh kung hindi pupunta sila sa mall at maglalakwa dyan, mas mabuti pa po na turuan natin sila ng katekismo. Hindi lahat po kasi ng bata ay lalo na po sa amin, pagkadating po ng 1:30 to 1, hahanapin ko mga estudyante ko sa school, nasabihin nila, wala po umalis. Absent po. Bakit? At tanong ko, nangangalakan po. Ganda po talaga ang nga sa public school. Talagang mas gusto ng mga bata na sila ay magkakaroon ng pera. Hindi ko po alam kung talaga kung gusto nila magkaroon ng pera o talaga lang ayaw nilang makinig. Ang Sunday School po ay isa. Ngayon po dito sa amin ay meron po kaming summer catechism. Na pagdating po ng summer, kami po mga katekista ay hinahagi po namin yung mga estudyante na mag-attend ng 1:30 na at least isang oras po tuturuan namin sila ng rosaryo. Sana po sa inyo, ganun din po, na magkaroon kayo ng isang project na magkaroon sila ng summer catechism. Ito po ay pinuproduhan po namin galing po sa donasyon ng mga mababait na tao. Yun po ay nagbibigay po sa amin ng mga malaking pabuya o benefit na sila po ang sasagot sa pagkain ng mga bata. Alam naman po ninyo na mga bata pag sinabi ninyo may pagkain, talaga po gumiling na sila. Mababait po sila pag sinabi, well, mayroon tayong reward. Yun naman po ay tinuturo namin ng pag-rosaryo kay Mama Mary. Tapos yun, meron po kami yung yung Sunday Catechism. Tapos pagdating naman po na Lourdes de Mayo naman po yun, yung mga mga images, so yung pinapasuot namin sila ng mga about Bible, yung mga damit, mga obispo, mga damit ng obispo, pinapalaga po namin sila after this, after yung Florid, yung after 1 month na, after na pinaka-culmination po yun, yung Flores de Mayo, tuntua ko sila naman ba? Tuntua ko sila doon. At the same time, talaga nag-ahagi po kami ng Paul de Barton. Eh, minsan nga po, napakakapal na mga mga namin eh.
the same tao, pero hindi rin sila kapapagod na tumulong. Kasi nakikita nila, maganda ang line niya natin. Tapos eh, minsan mo yun, diba, ang sabi nila, love offering now. Effective naman mo yun kasi talaga love ang binibigay natin sa kanila. Tapos yung iba naman, nagbibenta sila ng kanila. Tuwing ano, tuwing nag-Pipri Jordan. E tayo mga Katrista, ang habon talaga natin, sakramento. Kasi pag naihalik mo sila, mga tao, mga bata, simula sa mga bata, mga infant, hanggang sa malaki, pitong sakramento yan, anim ang sa ating mga tao. Ayan lang po sa grupo ng mabalbigay.